Ah, boss, magandang araw po sa inyong lahat. Ah, nagbabalik ang inyong Jeep Doctor at ngayong araw na to, guys, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng fork oil seal, yung telescopic oil seal natin. So makikita nyo rito sa Kawasaki Barraco, ayan, makikita nyo may mga oil leaks na kayong visible na makikita dyan. Tapos doon sa kabila naman wala, guys. So ibig sabihin, guys, ito lang yung nagli-leak. Pwede naman, guys, na yan lang yung papalitan natin. So yung oil seal na kailangan natin palitan is nasa loob, banda rito. Ito nakikita nyo na nasa labas, hindi yan ang oil seal nya. Ang tawag dyan is dust seal lang. Yung oil seal na kailangan natin palitan na nasa loob. Kung gusto nyo matutunan, guys, kung paano magpalit ng fork oil seal, guys, panoorin nyo lang po ang video na ito. Guys, yung ibang nagpapalit ng fork oil seal, ang ginagawa nila, binubunot pa nila yung buong telescopic mula doon sa motorcycle. Pero dito sa video natin, guys, shortcutin natin. Since hindi naman natin kailangan bunutin pa ng isang buo yan, kailangan natin matanggal itong lower part, itong ating telescopic. Since nandyan din naman yung ating oil seal, so kailangan lang, guys, tanggalin natin yung gulong. So ang gagawin natin dito, since tricycle to, guys, at napansin ko kanina mukhang wala na siyang center stand. So ngayon ang gagawin ko, gagamit na lang ako ng jack para yun yung magsisilbing support dito sa unahan, kasi magtatanggal tayo ng gulong. Ayan, mga boss. So makikita nyo na iangat ko na yung gulong natin sa harapan. Yun yung jack, crocodile jack na ginamit ko. Then for additional support, guys, naglagay pa ako ng jack stand dito. And also to make sure yung safety na hindi atras yung ating tricycle, guys, we need to make sure na merong kalso yung ating rear tires. Tapos proceed na tayo sa gagawin natin. Unang-unang kailangan gawin, of course, is matanggal muna natin itong tapalodo nya. Yan, mga boss. So after nating matanggal yung tapalodo, itong gulong naman yung ating tatanggalin. So dito sa kabila 17mm nut yan. Tapos about dito sa kabila naman is 19mm nut. So gagamit tayo ng wrenches. Yung kabila pigilan nyo para hindi pumihit. Tapos itong kabilang to yung luluwagan natin. Kung medyo matigas, guys, spray nyo ng WD-40 yung nut. Then wait kayo ng ilang minuto para mag-react muna yung WD-40 doon sa ating sa kalawang nung nut tsaka nung bolt. Pero kung hindi na kayo makapaghintay, pwede rin naman using a hammer o yung matigas na bakal. Ayan. Lumambot na siya. Naikot ko na siya. So, kailangan na lang mapigilan dito sa kabila. Ayan. And then next, yung bolt, kailangan natin mas mahugot palabas, so kailangan lang itap yan. Kung meron kayo dyang mahabang bolt din para pampukpok, pwede nyo gamitin yon.
nyo na yung bolt na yan. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo guys, hindi matanggal ng husto itong ating gulong kasi nakakapit yung ating brake shoe. Ayan. Pwede nyo na tanggalin. Medyo masikip. Luwagan natin para hindi umipit yung brake shoe. Tapos guys, dito sa loob, hindi ko lang may papakita sa inyo, meron diyang Allen wrench, Allen bolt na kailangan niyo luwagan para tumulo yung fork oil, tapos mahuhugot niyo na itong lower part nitong ating telescopic. Yan mga boss, so ang gagawin natin diskarte, iipitan natin ang vice grip itong ating lower part ng ating telescopic. Kailangan natin mapigilan kasi sa pag-ikot diyan habang pinipihit naman natin yung bolt na nasa ilalim. Medyo matigas lang to guys. Pero kailangan yung tiyagain. Ayan. Medyo napihit ko na siya. Ayan. O pag naluwagan nyo na yan guys, tutulo na dyan yung langis. So maganda masalo nyo yun. Kasi masamang tinatapon yung langis sa kanal. Maruming langis din kasi yan. Makikita nyo guys, nung naluwagan ko yung bolt, yung screw guys, ayan, nahuhugot ko na yung aking lower part itong telescopic natin. Ayan. Ay, tanga. So, kailangan natin masalo ng anything, yung tutulong langis dyan. Ayan. So, ito yung dust seal. Sinusungkit lang yan para matanggal. Yung bolt ayaw lumabas. Anyway, kahit hindi nyo naman palabasin yung bolt, okay lang. Pero meron kasing langis pa na natira dito. Ayan. Tumutulo pa siya. Medyo matagal pag dito sa ilalim. Ayan. Kailangan muna natin tanggalin lahat ng fork oil. Tapos gamit guys yung ating screwdriver, flat screwdriver, tanggalin muna natin itong ating dust seal. Ayan, sinusungkit lang yan. Ayan. Yung dust seal, optional nyo kung magpapalit na kayo. In this case lang kasi guys, oil seal lang yung nabili namin eh. Hindi kami nakabili ng dust seal, kaya ito na lang ulit yung gagamitin namin. Tapos sa loob, medyo hindi pala kita. Yeah, sa loob meron kayong makikitang pin. Wait lang. Para mas makita ninyo. Ayan, meron kayong makikitang lock. Lock ng oil seal yan para hindi matanggal. So, kailangan natin tanggalin yan. Eh, tatanggalin natin yung kanyang lock. Sungkitin lang natin yan. Parang alambre lang naman yan guys eh. Ayan. Ito lang siya. Kailangan natin matanggal yan para mahugot natin yung oil seal ngayon.
So ang ginagawa ko dyan guys, para mas mataling matanggal, kasi kahit natanggalan natin yung lock, medyo mahirap pa rin tanggalin yung oil seal na yan. Gamit ang liabe, susungkitin natin yan, tapos pupukpukin natin yung liabe. Ayan guys, ito na yung oil seal na kailangan nating palitan. So in the process ng pagtatanggal ng oil seal guys, talagang may tendency masira na yan. So anyway, walang problema kahit masira na yan, kasi papalitan nyo na rin naman yan. Tapos this is the also the time guys na pwede nyo nang linisin itong ating lower part ng ating telescopic. Pwede nyo hugasan ng gasolina para matanggal yung pinaka mga lumang langis. Mga boss, so since nabawasan nga ng langis itong ating isang fork, kailangan natin mabalanse yung langis na laman ng dalawang fork. So ang gagawin natin guys, bubuksan natin to, pero yung langis niya guys, sasaluhin natin ng baso. Susukatin natin kung ilan yung content na langis nito. Ang mga boss, so dito sa kabila, sinalo ko ng baso yung dami ng langis. So ganyan din karami yung langis na ilalagay natin mamaya. Bawat fork. Okay, so bawat telescopic yan. Pero in the process, syempre may possibility na nabawasan pa rin yung langis na nasa loko. So dadagdagan ko yan ng konti. Pero as of now, at least meron na tayong idea kung gano'ng karami yung langis na isasali natin. Kasi iba-ibang motorcycle guys, iba-iba rin yung dami ng langis ng fork. Kaya pinakamaganda para alam nyo or may idea kayo kung gano'ng karaming langis ang isasali ninyo, saluhin nyo ng baso. And guys, so ilalagay na natin ngayon itong bagong oil seal niya. So ang bili ko dito, genuine parts ng Kawasaki to sa Avenue sa Caloocan ko to nabili. So 130 ang isa ng oil seal na to. Ayan. Para malaman ninyo kung paano nyo ikakabit ang oil seal, kailangan bago nyo tanggalin yung luma ninyong oil seal. Pansin ninyo muna kung paano siya nakakabit doon sa inyong telescopic. So kanina nung tinanggal ko to, itong lumang oil seal na to, ayan, sira na nga siya. Yung may mas maliit na opening or yung circle is nando sa baba, sa inner portion. Ibig sabihin, itong part na to ng oil seal ang kailangan nasa loob. Hindi siya nasa ibabaw or hindi siya nasa itaas. Okay. Tapos next thing guys, before natin i-install yung oil seal, kailangan lubricate nyo muna yan. Ito yung ating bagong fork oil. Lubricate nyo muna yan ng langis. Ayan. Tapos lubricate nyo rin pati itong ating telescopic. Langisan nyo rin yung lip. Ayan. Tapos i-install na natin ngayon yung oil seal according sa kung paano natin tinanggal yung luma. Ayan. Hanggat maaari guys, kamay lang muna ang gamitin ninyo na pampasok
dun sa inyong oil seal. Pero darating yung part dyan na matigas na yan, ipasok. Kaya ang gagawin natin, gagamitin natin yung luma nating oil seal para mapasok yan. Tapos pupukpukin natin yan. So malalaman nyo lang guys na nasa tamang posisyon na yung ating oil seal kapag itong lock natin is may kakabit na natin. Yung lock na tinanggal natin kanina. Pero as of now, hindi pa siya ganun nakalapat kaya kailangan pa natin siya maitulak ng konti. Ayan, so lapat na siya guys. Pwede na nating ilagay ngayon itong ating lock. Ayan. Makikita nyo, nag-snap na yung ating buong lock ngayon doon sa kanyang position. Merong gatla kasi yan sa loob. So doon siya maglalock, mag-snap siya doon. Pag nailagay na natin yan guys, pwede na rin nating ilagay ulit yung ating dust seal. So tulad na sabi ko kanina guys, option nyo kung nakabili kayo ng dust seal, palitan nyo na rin. Pero kung hindi nyo naman, hindi kayo nakabili, pwede nyo naman itong i-reuse. Linisan nyo na lang din or punasan. Option yan guys, pasok nyo lang yan dyan. Kahit slightly tap lang guys, dust seal lang naman yan. Ayan. So, pag lapat na siya, okay na yan. So, this time guys, pwede na nating ibalik ngayon itong lower part ng ating telescopic. Since tapos na nating palitan ng oil seal itong left part ng ating telescopic, yung right part niya, wala tong leak kanina, pero papalitan ko na rin yan since dalawa naman yung aking nabiling oil seal. Tapos para isang trabaho na lang. So, kayo kung option nyo, kung gusto nyo palitan na rin, pareho, kahit isa lang yung nagli-leak, walang problema ron. Basta same procedure ang gagawin ninyo. Hindi ko na lang i-video yung gagawin ko rito sa kabila kasi nakita nyo naman na exactly kung ano yung ginawa ko rito sa isang telescopic. Guys, itong telescopic natin, pag tinaktak nyo yan, meron pa yung malalaglag na piston. Okay, maglalala. Dito lang naman yan ikinakabit. Pinapasok lang yan dyan. Dalawa yan, tig-isa. Ito yung isa. Pasok nyo lang na ganyan. Tapos ikakabit nyo na ngayon itong telescopic natin. Ayan. So huwag nyo pagpapalitin guys ha. Yung right sa right of course. Tapos yung left dun pa rin sa left. Ayan. Tapos. Sikipan na natin yung kanyang bolt. Pagsisikip guys, kailangan na naman nating ipitan ng vice grip itong upper part ng ating telescopic. Ayan, para mapigilan. Tapos yung lower part naman, ayan. Sikipan din natin. Ayan, tapos yung left part naman. Ito yung kanyang Allen bolt. Pasok nyo na para hindi kayo mahirapan. Ayan. Nasigipan na natin siya guys. Ayan.
Okay na, nakapagpalit na tayo ng oil seal. So, assembly time na tayo ulit. Mamaya na tayo maglalagay ng fork oil. So, sabay natin ipapasok ngayon yung ating gulong. And then yung ating brake shoe. Ayan guys, so magsasali na tayo ngayon ng fork oil. First thing is kailangan nating mabuksan ito. 17mm wrench ang kakailanganin natin dyan. Ingat lang guys ha, kasi kapag binuksan natin ito, yan, pangilulawagan natin, alalayan nyo, kasi kapag once na ma-release na yung thread nitong cover ng ating telescopic doon sa mismong body, meron niyang piston. Yung piston na yun, pwedeng tumilapon yun kasi meron pang spring yan sa loob na mahaba. So kapag tumilapon yung piston, pwedeng tumama sa mukha nyo or pwedeng mawala. So ingatan nyo guys, habang niluluwagan nyo, kailangan alalayan nyo to, cover na to. And guys, so ganyan karami yung langis na tinanggal natin doon sa isang telescope kanina. Okay, so hindi natin pwedeng gamitin ulit yan kasi marumi na yung baso. So gagamit tayo ng isa pang mas malinis na baso. Ang problema, mas maliit tong isa eh. Kaya ang kakailanganin ko ngayon na isalin muna siya para masukat natin. Yan, tapos gamit ngayon yung isa pang malinis na baso, dyan naman natin susukatin ngayon yung bagong fork oil na ilalagay natin. So dadagdagan ko ng konti, mas dadamihan ko kumpara dun sa isa. Kasi in the process kanina, of course, nung tinatanggal ko pa lang yung fork, may part na ng langis na tumatapon. So dadagdagan ko ng konti. Ayan. Daan-daan na pagbuhos guys ha, kasi pag binigla nyo, tatapon niya. Kailangan ko na magbukas ng bagong bote. Mga boss, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ngayong araw na ito ay natutunan nyo na kung paano mabilis na makapagpalit ng
fork oil seal. So ganun lang kasimple guys, hindi na natin binunot pa yung buong fork para lang makapagpalit. Dito lang tayo sa lower part at nakita nyo naman, ganun lang kasimple yung pagpapalit. Pagdating sa oil seal guys, huwag nyo nang titipirin. Original ang bilhin nyo kasi tumatagal ang mga gantong oil seal, yung mga original. Konti lang ang diferensya nito do sa mga replacement type. Okay, so kita-kita tayo guys sa susunod ko pa mga video, and maraming salamat po ulit sa inyong lahat.